Magandang umaga sa inyong lahat mga anak. Muli na dito na naman tayo sa isang kapanapanabik na paksa na ating tatalakayin para sa araw na ito. Para sa mga The Promised Land Performers ang video na aking nilikhay na ito at matapos sana ng ating mga gawain, ay sagutin natin yung mga gabay na katanungan na aking ibibigay sa inyo sa dulo ng ating paksa para sa araw na ito. Bago ang lahat, gusto ko sana magpasalamat sa mga tao na sumusubaybay at patuloy na nanonood at nakikinig sa aking mga instructional video na inilalabas hinggil sa Araling Panlipunan na 5 para sa ikatlong termino na ito. At ito na ang huling paksa ang aking i-upload sa ating Edmodo Online Classes. So sana mga anak ay hindi tayo mawalan ng pasensya at pagpatuloy natin ang ating pagkatuto kahit wala tayo sa loob ng ating mga silid-aralan. Para sa araw nito, ang ating mga tunguhin ay magsisimula sa pagsusuri ng talakayan. Magkaroon tayo ng maikling talakayan. Matapos ito, may mga tanong tayong sasagutin at lalahatin natin ang ating mga natutunan para sa araw na ito. Kaya kung handa na kayo mga anak, ay maaari na tayong magsimula. Ang pangunahing gawain natin para sa paksa na ito mga anak, nais ko sanang suriin muna natin yung nakaraang talakayan natin hinggil sa mga unang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino na susubok sa ating mga talinong lingwistika, logikal at pansarili sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na paano nakaapekto sa mga Pilipino ang mga unang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino. Marahil ay sasabihin natin sa sarili natin na ito ay nakaapekto sa atin dahil nailabas natin ang ating kagitingan at ang ating pagkamakabayan, no? At naipakita natin ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa bansa natin laban sa mga Espanyol. Pero mga anak, isa sa mga pinakamalaking epekto nito mga anak ay, no, lalong napalalim, no? Lalong napalalim yung kagustuhan ng mga Pilipino na talaga makipaglaban. Kagaya ng ano sinabi ko noong nakaraan, konting gusot at dumadami. Mga anak, yung mga maliliit na butas lumalaki yan, lalo na kapag hindi natin kagad inayos, no? Na siya ngang magdudulot sa atin para pumunta palalo sa mga mas malalaking gawain para ipaglaban o makibaka para sa ating bayan, no? At yan na nga mismo ang sentro ng ating talakayan. No, ang mga lokal na pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan. Ngayon, hindi ko naman kumbaga dinidiscredit yung mga naunang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino, pero ito talaga yung mga pangyayari na talagang bumuo sa loob natin ng kagustuhan natin na makipaglaban para sa sarili nating bansa. At gusto ko din sanang bigyan ng pansin na hindi porket ito yung mga lokal na pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan ay lahat sila yung mga pag-aalsa. Mayroong mga pangyayari pa rin na labas naman sa mga ginawa ng mga Pilipino pero nakatulong pa rin sa atin para mabuo ang ating loob laban sa mga Espanyol. Kakibat yan ng ating learning target na kaya kong masuri ang mga pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa bayan. At kung handa ka na mga anak, maaari na tayong magsimula sa paksa natin mismo. Siyempre, bago tayo magsimula, kagaya ng mga nakasanayan na nating araw ng pagtatalakay sa ating mga online classes, gusto ko nang magsimula tayo sa isang mahalagang katanungan din. Bakit nga ba nag-alsa ang mga Pilipino, no, laban sa mga Espanyol? Kung naaalala pa ninyo yung nakaraang talakayan natin mga anak, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit tayo nag-alsa laban sa mga Espanyol. At yan ay ang mga dahilang panrelihiyon, pampolitika at pang-aabuso. Pero sa ating talakayan para sa araw na ito, ihigit pa nating dadagdagan yung mga pangunahing na dahilan na yan patungo sa pagkaroon ng kabuuan ng loob para sa pakikibaka para sa bayan. Mga anak, higit pa sa mga dahilan na ito ay kailangan din nating sagutin yung tanong na bakit lalong ninais ng mga Pilipino na makibaka laban sa kolonyalismong Espanyol. At dyan na nga tayo darating sa ating paksa. No? May tatlong pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na sadyang nakaudyok sa mga Pilipino o naimpluwensyahan tayo na lalong laliman yung pakikibaka para sa bayan. At ang tatlong pangyayari na yan ay unang-una ang pag-aalsang agraryo noong 1745. No? Pangalawa ay ang pag-aalsa ng Confradia de San Jose o yung kapatiran ng San Jose
at yung okupasyon ng mga British o ng mga Ingles sa Maynila noong 1762, 1762. Iisa-isahin natin mga anak yung mga paksa na to at hihimay-himayin natin kung bakit ba nito lalong napalalim yung ating kagustuhan na pakipaglaban para sa karapatan at kalayaan. Mga anak, kaya nga din natin tatalakayin ang isa sa mga pangyayari na ito. Ang pag-aalsang agraryo noong 1745. Ngayon kapag agraryo ang pinag-uusapan mga anak, isa lang ibig sabihin niyan, ito ay pag-aalsa hinggil sa pagmamay-ari ng mga lupain. No, mga anak, dahil sinamsam ng mga Espanyol ang mga malalawak na lupain ng mga dating pagmamay-ari ng mga katutubo. Sobrang daming mga lupain ng mga katutubo ang sinamsam o kinuha ng mga Espanyol mula sa mga praile, mula sa mga sundalo na sadyang hindi nagustuhan ng mga Pilipino noon. Bakit? Dahil sila dati yung nagmamay-ari ng mga lupain. Pero sa pagdating ng mga Espanyol, bigla na lang nila itong kukuhanin. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o sama ng loob yung mga Pilipino sa mga Espanyol noong mga panahon na yon, lalo na sa mga Espanyol na nakipagsanduguan sa mga Pilipino. Higit pa rito, ginawang mga nangungupahan ang mga Pilipino na dating nagmamay-ari ng mga lupain. Sabihin, mula sa pagiging land owner, no, parang nagrerenta ka na lang dahil sa lupain na dapat ikaw yung may-ari. Kaya ang naging resulta nito mga anak ay nag-alsa ang Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Bulacan, mga malalawak na mga lalawigan dito mismo sa ating bansa. Kagaya ng anong Cavite, kung saan tayo karamihan sa atin ay naninirahan, o doon sa iba pang mga probinsya na siguro doon kayo nagmula, nag-alsa ang mga Pilipino at halos sabay-sabay nila itong ginawa para mabawi yung kanilang mga lupain. No? At higit pa dito, may tanong ako. So nag-alsa nga yung mga Pilipino laban sa mga Espanyol dahil sa mga dahilang pang-agraryo. Ngunit paano ito naka-apekto sa mga Pilipino? May tatlong naging malaking epekto itong mga anak. Ano? Una ay natutunan ng mga Pilipino na kung kanilang ipaglalaban ang kanilang karapatan, ay maaari nila itong makuha. Bakit? Dahil sa resulta ng mga pag-aalsa na isinagawa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol ay bumigay yung hari ng Espanya, naramdaman niya yung kaguluhan dun sa lupain na kanyang mga pagmamayari. Kaya nagdesisyon siyang ipag-utos na bigyan ng karapatan yung mga Pilipino na magmay-ari ng lupain muli dun sa mga lalawigan na nag-alsa. No? Kapalit nito ay ang pagsuko ng mga namuno sa mga pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino. Pangalawa, dito papasok yung masamang balita. Hindi lahat ng utos ng hari ng Espanya ay sinusunod ng pamunuan ng Espanya sa Pilipinas. Inibang at ipinag-utos ng hari na ibalik yung mga karapatan ng mga Pilipino nagmamay-ari ng lupa. Ngunit sinunod ba ito nung pamunuan ng Espanya sa Pilipinas? Hindi. No? Lalo lang umigting yung pakikipaglabanan ng mga Pilipino sa mga lalawigan na iyon. No? Kasi hindi sinunod ng mga Espanyol yung utos ng kanilang hari. No? Dahil nga hindi pa rin binabalik yung karapatan ng mga Pilipino, mga anak, ay kanilang ipinagpatuloy ang laban hanggat hindi na ibabalik ang karapatan ng mga katutubong Pilipino. Ibig sabihin dito, mga anak, no, tumatayo na yung mga Pilipino para sa kanilang mga pagmamay-aring lupa. Kasi sa atin naman talaga yun dati. Hindi maaari na tayo ay mangupahan lamang o magrenta lamang sa mga lupain na tayo mismo yung nagmamay-ari dahil ito ay bansa natin. Higit pa, no, sa pangyayari ng pag-aalsang agraryo ay nagkaroon pa ng mas malaking problema ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol dahil tinatapakan nila ang karapatang pantao ng mga Pilipino na makapamili na kanilang pananampalataya. At daan papasok mga anak yung pag-aalsa ng Confradia de San Jose. Ngayon, sino ba yung lalaki sa larawan? Mga anak, yan ay si Apolinario de la Cruz, isang Pilipinong may kaya na naisa ng maging isang pari
sa isang orden, no? Dahil sa hindi patas na pagtingin sa mga Pilipino ay sinimulan ni Apolinario de la Cruz ang kapatiran ng San Jose. Dahil nung 15 taon ng gulang ni Apolinario de la Cruz, gusto niya sana pumasok sa pagiging isang pari. Ngunit tinanggihan siya ng mga Espanyol noong mga panahon na yun dahil hindi pa pumapayag yung mga Espanyol na ang mga Pilipino ay maging pari. No? So ano ginawa ni Apolinario de la Cruz? Mula dito ay nagtatag siya ng kanyang sariling samahang pangrelihiyon, no? Tinatag niya yung kapatiran ng San Jose. Mga anak, ngunit kagaya nga ng sinasabi natin palagi, no? Doon sa mga nakaraang talakayan natin na hindi pumapayag yung mga Espanyol na magkaroon ng iba pang relihiyon sa Pilipinas, no? Bukod sa Katolisismo ay pinuligsa ng mga Espanyol ang mga miyembro ng kapatiran ng San Jose. Mapayapang tao, no, yung mga miyembro ng kapatiran. Ngunit bakit sila tinuligsa? Dahil iniisip o pinaghihinalaan ng mga Espanyol na yung mga miyembro ng kapatiran ng San Jose ay may adhikain upang, no, maghimagsik laban sa pamunuan ng Espanya. Kaya tinuligsa nila ang mga miyembro na ito. Eh maraming miyembro na yung kapatiran ng San Jose mula sa Quezon, kung saan ito nagsimula, sa Tayabas, patungo sa Laguna at Batangas na rin, no? Iba't ibang kampo ng kapatiran ang sinugod, no? O sinalakay ng mga Espanyol, no? At sa ilan sa mga hukbo na ang mga kapatiran ng San Jose na kanilang sinalakay ay nakaligtas yung kanilang, no, tagapagtaguyod na si Apolinario de la Cruz o mas kilala noon bilang Hermano Puli. No? Ngunit namuhay ang mga miyembro na tila mga rebelde hanggang sa madakip si Apolinario de la Cruz at bitayin. Tila isang masamang balita at nakalulungkot na balita na nahuli si Apolinario de la Cruz at binitay. Sa totoo lang, napaka-brutal yung pagkakapatay kay Apolinario de la Cruz, no? Upang gawin siyang halimbawa sa mga tao na naisana na mag-alsa para sa mga dahilan pang relihiyon. No? Kaya darating tayo sa katanungan, mga anak, ano? Nung namatay si Apolinario de la Cruz, paano nakaapekto sa mga Pilipino ang pagkabitay ni Apolinario de la Cruz? No? May tatlong pangyayari na nakaapekto sa mga Pilipino. Ayan. Na unawaan natin, mga anak, na hindi makapapayag ang mga Espanyol na magkaroon ng iba pang uri ng relihiyon sa Pilipinas bukod sa Katolisismo. No? Sa totoo lang, yung kapatiran ni San Jose, kumbaga ito ay isang uri ng Katolisismo. No? Binasa ito ni Apolinario de la Cruz sa mga turo ng Katolisismo. Eh. Ngunit hindi pwedeng sumali yung mga Espanyol. Mga Pilipino lang yung pwedeng sumali sa samahan na ito. No? Pwede ka lang makapasok kung ikaw ay mestizo o Espanyol kung papaya mismo si Apolinario de la Cruz. Pangalawa, naging isang martir si Apolinario de la Cruz o Hermano Puli sa kanyang pagkamatay dahil hindi natapos yung pakikibaka ng mga Pilipino sa kanyang pagkamatay. Bagkus ipinagpatuloy pa nila ito lalo, no? Hanggang sa lumaki nang lumaki yung pag-aalsang isinasagawa ng mga miyembro niya. No? At pangatlo ay lalong ninais ng mga Pilipino na mag-alsa upang maipaglaban ang kanilang karapatan sa pananampalataya. Ngayon, alam na natin, mga anak, na tumatayo na ang mga Pilipino hindi lamang sa kanilang mga pagmamayaring lupa, pero para na rin sa pananampalataya nila. No? Hindi na lang sila nananatiling tahimik sa mga pang-aabuso, no? At sa kawalang karapatan na idinadala sa atin ng mga Espanyol. Isa nga sa mga pangyayari pa na higit pang nagpasidhi sa damdaming makabayan ng mga Pilipino para ipaglaban ang ating bansa ay ang ikatlong pangyayaring ating tatalakayin para sa araw na ito, no? Mga anak, ang okupasyon ng mga Ingles sa Maynila noong 1762. Kailangan muna natin ng konteksto bago natin ito talakayin, no? Mga anak, kailangan nating maunawaan na dahil sa digmaan ng mga Pranses at Ingles ay nadamay ang Espanya at ang mga kolonya nito. Bakit sila nadamay?
dahil ang hari noon ng Espanya ay kamag-anak ng hari ng Pransya. At nakipagkasundo ang hari ng Espanya na kahit sa mga pakikipaglaban na gagawin ng mga Pranses, ay talagang sasali sila para tulungan yung kamag-anak niya. No? Kaya noon nagkaroon ng 7 taong digmaan ang mga Ingles at ang mga Pranses ay nadamay yung mga Espanyol at ang mga kolonya nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi inaasahang sinalakay ng mga Ingles ang kolonya ng Espanya na Pilipinas, no? Walang balita yung pamunuan ng Espanya sa Pilipinas na magkakaroon ng away sa pagitan ng Pransya at ng mga Ingles. Kaya ipinag-utos ngayon ng mga Ingles na para makabawi sa kanilang mga natalo ay salakayin ang Maynila mismo, no? Bahagi ng Pilipinas na pagmamay-ari ng Espanya at ang mismong kabisera ng kanilang pamunuan dito sa ating bansa, no? Nagpadala sila ng maraming mga barkong pangdigmaan. Ngunit hindi ito alam ng mga Espanyol. Kaya nagulat sila noong yung mga barko na ito ay sumalakay sa Maynila at dahil na sila'y nabigla kahit gaano karami pa yung mga sundalo na kanilang itinipon para ipaglaban yung Maynila, natalo yung mga Espanyol. Natalo yung mga Espanyol. Ito yung mga Espanyol, mga anak na dati ay paniniwala ng mga Pilipino na hindi kayang matalo ng kahit na sino. Kumbaga, sa paningin ng mga Pilipino, sila yung pinakamalakas na puwersa sa pakikipagdigmaan sa mundo. Pero natalo sila ng ganun lamang kadali. No? Natalo at napilitang makipagkasundo ang mga Espanyol sa mga Ingles na sumakop sa Maynila. At syempre, mga anak, may mga epekto ito sa paningin ng mga Pilipino. Kaya ang tanong ay, paano nakaapekto sa mga Pilipino ang okupasyon ng mga Ingles sa Maynila? No? Una, nabawasan, yun nga lang ang masama, nabawasan ang kabuhayan ng mga Pilipino at nasira ang kanilang mga ari-arian. Siyempre, digmaan to mga anak eh. Hindi natin maiiwasan na sa pakikipaglaban at pakikipagdigmaan, no, ay mayroon palaging mga naaapektuhang kabuhayan. Nababawasan ang ating mga pagkakakitaan at nasisira ang ating mga pagmamayari. Pangalawa, nagkaroon ng higit na pagkakaisa laban sa mga dayuhan. Nakita natin mga anak na yung pagiging pagmamayari ng Espanya ay may negatibong epekto sa atin. Kaya mas lalo natin gusto ngayon maging malaya at ang lalong nagpalalim sa ating kagustuhan na makipaglaban at bawiin ang ating kalayaan ay kinilala ng mga Pilipino ang kahinaan ng mga Espanyol. Na mapapansin natin mga anak noong mga umpisa sa mga labanan ng mga Espanyol at Pilipino, palaging panalo o halos lahat ng pagkakataon, panalo yung mga Espanyol sa pakikipaglaban. Kaya para sa paningin ng mga Pilipino, ay nakakawalang gana na yung pakikipaglaban kasi parang ang lakas-lakas ng mga Espanyol. Pero sa pangyayari na ito, sa mismong punto na ito ng ating kasaysayan, nasilayan ng mga Pilipino na, aba, may kahinaan pala ang mga Espanyol. At kung maaari nating matutukan yung kahinaan na yun ng mga Espanyol, maaari rin natin silang matalo kagaya nung natalo sila ng mga Ingles sa Maynila. At kapag nagawa natin ito ng maayos at wasto, magagawa nating mabawi ang ating kalayaan bilang mga Pilipino. No? Mga anak, yan ang tatlong pangyayaring lokal na talagang bumuo sa damdamin natin bilang mga Pilipino para ipaglaban ang ating bansa. Ngunit hindi pa tayo tapos dyan. Kailangan mayroon tayong makuhang pagpapahalaga sa ating paksa na ito. Kaya kung kayo tatanungin, ano ang mga pagpapahalagang dapat nating mahinuha mula sa paksa? Para sa akin mga anak, nung ako ay binibigyan ko ng refleksyon, yung paksang tinalakay, ay may tatlo akong naunawaan. Una, sa pag-aalsang agraryo noong 1745. Ito napakahalaga. No? Ay una-una, huwag nating angkinin ang pagmamayari na hindi naman sa atin. Bakit ba nagsimula yung pag-aalsa na yun? Dahil sinasamsam ng mga Espanyol yung lupain ng mga Pilipino.
yun naman yung punto dun eh. Kung hindi nila ginalaw yung lupain ng mga Pilipino, hindi tayo magagalit. Wala tayong ipaglalaban. Dahil yung atin ay nanatiling atin. No? At kung hindi ito ginawa ng mga Espanyol, wala sanang gulo. Kaya mga anak, para sa inyo, at para rin sa kahit na sinong nanonood ng paksa na ito, huwag nating angkinin ang mga pagmamayari na hindi sa atin. Kasi lalo yan magsisimula ng gulo. Pangalawa, lumalala ang mga alitan sa tuwing hindi patas ang pagtrato sa mga kapwa. Bakit ba gumawa ng Confradia de San Jose si Apolinario de la Cruz? Dahil hindi pantay yung pagtingin sa kanya. Hindi daw siya karapat-dapat maging isang pari noon dahil siya ay Pilipino. Kaya gumawa siya ng sarili niyang samahan kung saan siya ang maaaring, no, maging pinuno. Kung saan ang relihiyon na yon ay para lamang sa atin. Dahil doon ay patas yung pagtingin natin sa isa't isa. No? Kaya mga anak, kung ilalagay natin ito sa simpleng realisasyon sa ating mga buhay, kailangan natin maunawaan na kapag patas ang pagtingin natin sa bawat isa, wala tayong ginagamit na kumbaga yung sinasabi natin bias, no? Wala tayong kinikilingan. Mas magiging maayos yung pamumuhay natin. May iwasan natin yung mga alitan. Bakit? Kasi kung ano yung nakukuha ko, ganun din yung nakukuha ng kapwa ko. No? Kumbaga sa English, wala tayong tinatawag na special treatment. At pangatlo, mga anak, at pinakamahalaga sa lahat, na gusto ko sanang ipaunawa sa inyo. No? Maraming mga Pilipino ang lumaban para tayo yung maging malaya. Maraming mga buhay ang nabuwis. Maraming mga pamilya ang nawalay sa isa't isa, nangulila, dahil sa pakikipaglaban. Kung kaya't gusto ko sana bigyan ng halaga ang kalayaan. No? At ang kalayaan mo bilang Pilipino ay dapat mong pinapahalagahan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan. Yan mga anak, ang mga bagay na aking nahinuha mula sa paksa na ito. At sana kayo rin mayroon kayo nahinuha mula sa paksa na ito. Bago tayo dumako sa ating gawain na sagutin natin na susubok sa ating talinong lingwistika, logikal at pansarili. Ang tatlong katanungan para sa araw na ito ay, bakit nagsimula ang pag-aasang agraryo ng 1,745? Pangalawa, paano nakaapekto sa kaisipan ng mga Pilipino ang pagkamatay ni Apolinario de la Cruz sa Confradia de San Jose? At paano nakaapekto sa kagustuhan ng mga Pilipino na maging malaya ang pagkakasakop ng Maynila sa kamay ng mga Ingles? Yan ang mga katanungan na sana'y sagutin natin sa paksa na ito, mga anak. At para sa kabutihan ng ating mga Promised Land performers, lahat na nakaligtaan ninyong paksa ay atin na natalakay. Para maging handa kayo sa inyong lagumang pagsusulit sa mga susunod na araw. Tandaan mga anak, no? Huwag galawin o huwag angkinin ang hindi sa atin. Pangalawa, no? Maging patas ang pagtingin para sa ating mga kapwa. At pangatlo, pahalagahan natin ang ating kalayaan. Yan ang mga bagay na nais ko sanang matutunan ninyo para sa araw na ito. Uli ako si Ginoong B, nagsasabing pagpatuloy ang pagkatuto, magandang araw sa inyo lahat.